So, yung i-discuss natin ngayon ay accounting cycle ng merchandising and manufacturing. So, although yung cost accounting, sabi nga natin, design siya for manufacturing. So, i-discuss ko na din yung merchandising para makompare natin kung ano ba yung pinagkaiba pag merchandising and manufacturing. So, pag sinabi natin merchandising companies, these businesses are engaged in the buying and selling of goods. So, kung ano lang yung binili nila, yun lang din yung ibebenta nila. So, buy and sell. Well, kasi pag sinabi natin manufacturing, so these companies involve in the conversion of raw materials into finished products and sell it to other companies or customers. So, kaya pag tinignan natin, pag kasi manufacturing, diba, sabi from raw materials, i-convert into final product. So, pag tinignan natin yung accounting cycle ng merchandising and manufacturing, syempre mas komplikado yung sa manufacturing. So, kaya pag diniscuss natin sila, ito muna is yung computation ng net income. So, under na merchandising, paano sila makukuha? So, net sales less cost of goods sold equals gross profit or gross margin. Less operating expenses equals net income. So, pag sinabi natin net sales, yun yung sales minus sales discount minus sales returns and allowances. Okay. So, actually, pareho lang naman ang merchandising and manufacturing sa pag-compute ng net income tsaka ng net sales. So, saan lang sila magkaiba? Magkakaiba lang sila dito pagdating sa cost of goods sold. Pag merchandising, ang computation lang ng cost of goods sold ay merchandise inventory beginning plus net purchases. So, pag sinabi natin purchases and net purchases, purchases plus freight in minus purchase discounts minus purchase returns and allowances. So, pag inad natin yung beginning inventory plus yung net purchases equals cost of goods available for sale. Less merchandise inventory ending equals cost of goods sold. Kung naalala ninyo, yung merchandising na discuss nyo na yan sa basic accounting, kaya i-recall lang natin saglit. Okay, so reviewin lang natin. So sa computation ng net income, ang pinagkaiba lang naman ng merchandising and manufacturing ay ito, yung cost of goods sold. Dito lang naman sila nagkaiba. Okay. So, recall lang natin saglit yung net sales saka yung net purchases. So, kung mapansin ninyo, yung computation ng net sales, sales minus sales discount minus sales returns and allowances. Ang net purchases naman, purchases plus freight in minus purchase discount minus purchase returns and allowances. Halos pareho lang sila, di ba? Ang nadagdag lang naman pagdating sa purchases ay yung freight in. Okay. So, pag sa accounting, pag nag-a-analyze ka ng transaction, ang unang-una mong tinitingnan ay kung sino si entity o yung company, anong point of view. Ikaw ba si seller or ikaw ba si buyer? Kasi pag ikaw si seller, ito yung inire-record natin. Kapag ikaw si buyer, ito yung inire-record natin. Yeah. So, dito sa net sales, so yung company, siya yung seller. So, ang computation na net sales, sales minus sales discount minus sales returns and allowances. Pag ito naman, sa point of view naman ni entity, ng company, ikaw naman si buyer. Purchases plus freight in minus purchase discount minus purchase returns and allowances. So, equals net purchases. Okay. So, ano lang naman yun eh. Pagdating sa sales discount, may dalawa. Sales discount, yung counterpart niya yan sa buyer sa kabila ay purchase discount. Kung naalala ninyo, may dalawang klase ng discount. Meron tayong tinatawag na cash discount tsaka trade discount. Okay, so cash discount and trade discount. So ano yung pinagkaiba ng cash discount and so, yung trade discount, ino-offer yan ni seller para maka-encourage ng buyer to purchase products because of markdowns from the list price. So,
let's say yung ano natin binebenta natin ay 100 pesos, tapos nag-offer ka ng trade discount, it's not 20%. So ibig sabihin ang ibabayad lang sa atin ni buyer ay 80 pesos. So less na yung 20% or less na yung 20% ng 100 or yung 20 pesos. So pagdating sa trade discount, wala siyang special accounting entry. Hindi naka-reflect or walang i-reflect na trade discount account. So kasi 'di ba kapag nag-offer ka ng trade discount, so ang i-record lang natin na sales or purchases ay yung ano, yung kumagana yung invoice price niya. So kaya yung list price natin na 100 minus yung trade discount na 20% na 20 pesos. So ang invoice price natin ay 80 pesos. So yun lang i-record natin na sales. So yun lang yung i-record na purchases naman ni buyer. So nilelest natin yung trade discount dun sa list price para makakuha ng or makuha yung invoice price. So ito, no accounting entry to. Okay. Accounting entry. Or hindi naman siya walang accounting, alang trade discount na account. Okay. Yung cash discount naman, ito, ino-offer naman to ni seller para naman ma-encourage yung buyer na magbayad agad. So, para magkaroon ng prompt payment si customer or si buyer. So, itong cash discount, ito yung inire-record naman ni seller as sales discount. At kay buyer naman, ito naman yung nire-record niya na purchase discount. Okay, so itong cash discount, reflected siya. So may account tayo, sales discount or purchase discount kapag ikaw si buyer. So yung cash discount, ito yung makikita ninyo na merong terms na 2 over 10 and 30. So ano ibig sabihin yon? So ibig sabihin, makaka-avail ng 2% discount si buyer kapag nagbayad siya within 10 days. Itong N30, it means yung credit period natin ay 30 days. So, kapag nag-record ka dyan, ang i-record mo, let's say yung 100 pesos pa rin na goods natin, yung inventory natin, binenta natin at 100 pesos. So, at the time na nag-benta tayo, nagkaroon tayo ng sales na 100. So, i-record pa rin natin ang sales natin ay at 100 pesos. So, kailan lang mababawasan yun? Mababawasan lang yun kapag nakabayad within 10 days. So, kapag nagbayad siya within 10 days, so si seller, ang ire-record niya na nun, credit, debit, sales discount. Okay, so ide-debit niya yung sales discount na 2 pesos kasi yung 2% ng 100. So, ibig sabihin, reflected si sales discount. Pagdating naman kay buyer, ang ire-record niya naman, nung nag-purchase siya, ang entry niya, debit purchases, 100. Nasa 100 pa rin. Kailan lang siya magma-minus nung 2% or nung 2 pesos? Once na nakabayad siya, within 10 days. So, kapag nakabayad siya within 10 days, so, ang ire-record niya naman ay credit purchase discount, 2 pesos. Kaya nga dun sa formula natin, pag tinignan nyo yung formula natin dun sa cost of goods sold, diba, ang purchase discount ay deduction sa purchases. Ang sales discount ay deduction sa sales. Kasi pag nilagyan na natin yan ng entries, so ang sales ay credit, ang purchases ay debit. Normal balance sila pag inenterahan natin. So, kaya pag ang sales discount is deduction siya, so debit siya. Okay, so ang normal balance ng sales discount ay debit. So, ganun din ang purchase discount. Kung ang purchases natin ay debit, since deduction siya, so siya naman ay credit. So, kaya pagdating dun sa entry,
ay makikita nyo kung debit or credit. So, ang tandaan, si sales, ang normal balance nito ay credit. Okay. So, ito, credit. So, kung credit ito, deduction nyo, sales discount, and sales returns and allowances. So, ibig sabihin, itong dalawa na to, ang normal balance niya ay debit. Kasi deduction sila eh. So, pagdating dito naman, sa purchases natin, ang normal balance ng purchases ay debit. So, since deduction ang discount and returns and allowances, sila ay credit. So, pag freight in, since plus siya sa purchases, so, ibig sabihin, ito, ang normal balance niya ay debit. Okay? So, ganun lang naman sila. So, yan, kapag meron ng debit and credit. Ito, kailangan natin to after ng computation ng cost of goods sold, ay ang i-discuss naman natin ay yung journal entries. But sa manufacturing na. But since sa manufacturing, meron din yan, so, tandaan nyo na din. So, ang sales ay credit. Okay, so, ang purchases, baliktad lang ng sales, debit. Okay, so, tulad nun dati, sabi ko sa inyo, pwedeng isa lang yung tandaan ninyo, basta ang sales, credit. So, baliktad lang siya ng purchases, kung sales ay credit, so, ang debit, ang purchases ay debit. So, kung ang sales ay credit, ang sales returns and allowances, sales returns and allowances and sales discount ay deduction. So, kung credit ang sales, baliktad siya. So, ibig sabihin sila ay debit. So, ganun din sa purchases. So, ang purchases ay debit. So, since ang purchase returns and allowances and purchase discount ay deduction. So, pag inentrihan natin yan, credit siya. So, ang freight in plus. So, kaya pag inentrihan natin yan, debit siya. Pareho sila ng freight in. So, dito, yung sales discount and purchase discount, ayan. So, yun yung inire-record natin, nagre-reflect sa atin. So, yun yung cash discount. Kapag nag-offer si seller ng trade discount and cash discount, so, tinatanggal muna natin yung trade discount bago natin kuhanin yung cash discount. Okay, so, para ano lang, review lang din yan sa basic accounting. So, but dito sa atin, kapag iyan, pagdating sa manufacturing, so, may makita kayo na ganyang term. So, yung cash discount or trade discount. So, huwag kayong kabahan. So, tandaan nyo lang, ang cash discount, yun yung nire-reflect na sales discount or purchase discount. So, si trade discount, hindi yan inire-record na walang specific na account para sa trade discount. But, nakanet na agad siya. Tinatanggal na natin agad sa list price para makuha yung invoice price. Okay? So, ganun lang. But, sa atin, madalang naman kayong makaka-encounter ng merong ganyan na cash discount and trade discount. So, usually, misan nga, wala na nga sales na lang tsaka purchases eh. But, if ever na merong kayong makita na ganun, so, huwag kakabahan. So, i-discuss ko din yung entries sa susunod. Isa-isahin muna natin. Computation muna tayo. Pag okay na tayo sa computation, dun ko palang lalagyan ng entries. Okay? Sa debit and credit. So, but yun lang yung tatandaan. Yung sales returns and allowances, tapos purchase returns and allowances naman, magkabaliktad lang sila kapag ikaw si seller, kapag ikaw si buyer. At say, nagkaroon ng may defect yung product, okay, yung goods. So, i-return sa atin ng buyer, kung tayo seller, i-record natin yun as sales, returns, and allowances. So, kung ikaw naman si buyer, i-record mo naman yun as purchase, returns, and allowances. So, deduction sila. Okay? So, ang freight in dito sa purchases, dito, ito, merong freight in. Kung naalala nyo yun, na-discuss natin ng online. So, ang freight in ay freight cost na ang nag-absorb ay si buyer. So, yung pinatatanda ko naman sa inyo, diba? Pag sinabi natin freight in, sino ikaw? Kapag ikaw si buyer. Freight out ang ire-record mo kapag ikaw si seller. Okay? So, ano yung tatandaan ninyo?
Kaya freight in, sabi ko, kasi ang goods ay papasok. So, since ikaw si buyer, ikaw yung bumili, so ang goods ay papasok. Okay, kaya freight in. Pag ikaw si seller, ikaw ang mag-shoulder ng freight charge, ang ire-record mo naman ay freight out. Kasi ikaw si seller, ang goods naman ay palabas. Diba, yun yung pinatatanda ko sa inyo. Pag in, kapag ikaw si buyer, kasi ang goods ay papasok. Pag freight out, kapag ikaw si seller, kasi ang goods ay palabas. Ang freight in, kapag ikaw si buyer, included siya, recorded siya saan? Additional siya sa purchases. Plus siya. Okay? While, ang freight out, kapag ikaw si seller, ikaw ang mag-shoulder ng freight cost, ang freight out, recorded siya as ano siya? Delivery expense. Yeah. So, delivery expense. So, kung naalala nyo yung sa, ano yan, kung paano malalaman kung sino yung mag-shoulder, yung naalala nyo, kapag merong term na FOB, shipping point, and FOB destination. Kasi, pagdating sa freight in, tsaka freight out, sa freight charge, isa lang dapat ang mag-record. Si buyer lang or kaya si seller. So, paano malalaman kung si buyer ba dapat ang mag-record or si seller? So, kung sino yung dapat na mag-absorb or sino yung dapat na magbayad? So, pag FOB shipping point, so, ang dapat na mag-shoulder ng freight cost ay si buyer. Okay? Buyer. Kapag FOB destination, ang dapat na mag-shoulder ng freight cost ay si seller. Okay. So, meron pang freight collect tsaka freight prepay, diba? So, hindi ko na masyado i-ano. But, ito lang ang tatandaan. But, ito lang yung tatandaan ninyo. Basta, diba, si buyer, letter B nagsimula, si seller sa S. Pag shipping point, letter S. So, tandaan ninyo, ang dapat na mag-absorb baliktad. Hindi S, kundi B. Okay? Kaya pag shipping point, ang mag-absorb si buyer. Ang dapat na mag-shoulder ng freight cost ay si buyer. Tandaan, S, B. So, hindi pwedeng SS. Okay? So, kung si shipping point ay si buyer, pwedeng ang tandaan nyo na lang yan. So, ibig sabihin, si destination ay si seller. Automatic na. Diba? Sabi ko sa inyo para hindi kayo malito, pwedeng isa lang yung tandaan nyo. Kasi pag sinabi mong, tinandaan mo, shipping point, buyer, tapos destination, seller, shipping point, buyer, destination, seller, nada pa ka, dalawa yung maalala mo, shipping point, destination, buyer, and seller. Pero kung tatandaan mo, isa lang, shipping point, buyer, so pag nada pa ka, sila lang yung matatandaan mo, shipping point, buyer. So, kung hindi shipping point yan, so destination, so kung alam mo yung shipping point si buyer, so automatic, ang destination ay si seller. So, ang tandaan lang, S, tapos ito ay B, hindi pwedeng SS. So, pag shipping point, ang term, si buyer ang mag-absorb, si buyer ang mag-shoulder ng freight cost. At si buyer, ang ire-record niya ay freight in. Pag destination, ang term, sino ang dapat na mag-shoulder ng freight cost? Si seller. So, ang ire-record lang ni seller, recorded as freight out. Si freight out, recorded as delivery expense. Kasama siya sa selling expense. Pero yung kay buyer, yung freight in, kasama siya sa inventory. Okay, sa cost ng inventory. So, kasama siya sa purchases. Diba? Freight in, tsaka freight out. So, yung i-discuss na natin ay yung computation ng cost of goods sold ng merchandising. So, since sa merchandising, buy and sell lang. So, ganito lang yung accounting cycle pag merchandising. Siyempre, mag-start ka saan? Sa purchases. So, bili ka. Let's say, t-shirt. Nag-purchase ka ng t-shirt. 100,000. Okay. So, dalawa lang naman yung pupuntahan yan. May bebenta mo. Tsaka, hindi mo may bebenta. Okay. So, first year ng operation. Okay. So, first year ng operation. So, let's say out of 100,000,
ang hindi mo na ibenta ay 40,000. So, ibig sabihin, kung 40,000 yung unsold, so ibig sabihin, ang naibenta mo ay 60,000. So, gano'n lang siya kasimple. So, itong sold, ito yung cost of goods sold. Itong unsold, ito yung merchandise inventory ending. Okay. So, merchandise inventory ending. Wala ka pang merchandise inventory beginning kasi sabi natin ay first year ng operation. Kaya pag nilagay natin sa computation ng cost of goods sold, diba, ang formula lang naman natin, merchandise inventory beginning plus net purchases. So, dito, wala tayong discount and returns equals cost of goods available for sale minus merchandise inventory ending equals cost of goods sold. So, kaya pag nilagay natin yan, itong given natin, itong 100,000, ito yung net purchases. 100. So, since wala kang inventory beginning, zero yan. So, ang COGAS natin or cost of goods available for sale, yun yung pwede natin may benta. So, 100,000. So, 100,000. Yung merchandise inventory ending natin, ito yung unsold, yung hindi mo na ibenta. So, 40 minus 40. So, ibig sabihin, ang cost of goods sold ay 60,000. So, ito lang yun. Yung cost of goods sold. Okay, 60,000. So, ganyan lang naman eh. Diba? Pagdating ng second year, okay, yung second year natin, yung ending mo, pagdating ng second year, yung ending natin, siyang magiging beginning. So, pagdating ng second year, meron ka ng merchandise inventory beginning. Magkano yun yung hindi natin na ibenta last year? 40,000. Siyempre, magkakaroon ka ulit ng purchases, bibili ka ulit ng mga t-shirt. So, let's say, ang binili natin ngayon ay 150,000. So, kung 150,000 yung binili natin, tapos may natira ka last year na 40, so, ibig sabihin, meron kong 190,000, ito yung cost of goods available for sale, yung pwede nating ma-ibenta. So, itong 190,000, dalawa lang ulit ang pupuntahan, sold, tsaka unsold. So, let's say, sa 190,000, ang naibenta daw natin is 110,000. So, it means, ang hindi mo naibenta ay 80,000. So, itong sold, itong 110,000, ito yung cost of goods sold. Itong unsold, ito yung merchandise inventory ending. Okay? So, kaya pag nilagay natin dito sa formula yan, ang ending mo last year, siyang magiging beginning. So, 40,000. Okay? Ang net purchases natin ay 150. So, meron kang cost of goods available for sale of 190. Ito yun, 190. So, ang unsold ay 80,000. So, minus 80,000. So, yan yung merchandise inventory ending natin ngayon, year. So, 190 minus 80 equals 110,000. So, ito yung cost of goods sold natin, 110,000. So, gano'n lang ka simple pagdating sa merchandising. Yeah. So, kung naalala nyo ng basic accounting, hindi naman lagi din hinahanap yung cost of goods sold. So, misa ang hinahanap yung nasa taas o kaya nasa gitna. O kapag hinahanap na, let's say, yung merchandise inventory beginning, hindi na yung cost of goods sold, kinakabahan na agad kayo. Yeah. So, kapag ganun, hindi dapat kabahan kasi pag memorize mo naman yung formula, so anong malang gagawin mo, work back lang, diba? Let's say, what if, sige, example natin, let's say, ang hindi given ay yung purchases. So, kung hindi given ang purchases, hindi given din yung cost of goods available for sale. But, given yung cost of goods sold na 110, given yung merchandise inventory ending na 80, given na yung merchandise inventory beginning na 40. So, anong gagawin? Ito ang hinahanap. So, kapag ganyan, tandaan nyo lang yung formula. So, para ka lang nagpapuzzle dito. So, kaya lang, anong gagawin mo? Nag-work back.
So, pag sinabi nating work back, ibig sabihin dito from ilalim hanggang doon sa pataas. So, kapag ilalim, pataas, ano lang mangyayari dyan? Yung mga signs nila, yung positive and negative, magiging baliktad. So, itong 110, instead na minus, magiging plus. So, 110 plus 80 equals 190. So, yun yung cost of goods available for sale. Para sure, tingnan mo, 190 minus 80, dapat 110. O, diba, minsan nagmamadali kayo, namamali. So, kaya, try nyo. 190 minus 80, dapat 110. So, kung 190 ito, positive ito 40, para makuha to, ang gagawin mo ay minus. Yung positive, magiging negative. 190 minus 40, so, ibig sabihin ito ay 150,000. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so dapat memorize lang yung formula. Okay, so pagdating sa manufacturing, yun yung pinakaiba nila dito sa cost of goods sold. Mas mahaba. Okay, kasi pag merchandising, ang inventory, isa lang, merchandise inventory. Pagdating kasi sa manufacturing, ang inventories na ay tatlo. Yun yung materials, raw materials, work in process, and finished goods. Okay. So, kaya pag tinignan natin yung accounting cycle ng merchandising and manufacturing, mas komplikado pagdating sa manufacturing. So, kumuha ako ng example problem para sa merchandising. So, ito, kinuha ko lang to sa libro ni Winlo Baliada. So, nagdagdag lang ako ng operating expenses, 50,000. So, ayan, ang lagay dyan, merchandise inventory 80,000, sales 190,000, sales returns and allowances 20,000, purchases 60,000, purchase discounts 3,000, and transportation in 1,000. So merchandise inventory on December 31 is 74,000, and ito yung dinagdag ko lang na operating expenses of 50,000. So gawin natin siya pagdating sa computation ng net income. So, ito yung computation natin pagdating sa net income na dinerecho ko yung cost of goods sold. Okay. So, sinama ko na dyan yung cost of goods sold. Yun. Sales minus sales discount minus sales returns and allowances equals net sales minus cost of goods sold. So, yung cost of goods sold natin, merchandise inventory beginning plus net purchases. So, ang net purchases, purchases plus freight in plus purchase discounts minus purchase returns and allowances. So, makukuha natin yung COGAS or cost of goods available for sale. Minus merchandise inventory ending equals cost of goods sold. So, unit sales minus cost of goods sold, yun yung gross profit. Minus operating expenses equals profit or net income. So, kumuha ko ng example problem sa libro ni Winlo Baliada sa basic accounting. Since, di ba, merong doon na discuss yung merchandising. So, ito yung example problem. So, merchandise inventory beginning, 80,000. Sales, 190,000. Sales returns and allowances, 20,000. Purchases, 60,000. Purchase discounts, 3,000. Transportation in, 1,000. And yung merchandise inventory ending, 74,000. So, ang dinagdag ko lang, naglagay lang ako ng operating expenses of 50,000. So, para makuha natin kung ano yung net income. So, sabi natin, kapag dating sa problem, ang lagi nyo lang tatandaan naman, di ba, dapat alam mo yung formula. So, kapag may alam mo yung formula, memorize mo yung formula, at least medyo may laban ka na. So, ang gagawin mo lang naman, yung given dito, ilalagay mo lang dun sa formula. Okay, so ito yung formula natin. Pag ito, diniretso ko na yan, yung formula natin from net sales hanggang dun sa profit or net income. So, pwede rin naman yung gawin na kung malilito kayo, hiwalay nyo muna yung cost of goods sold. Tapos, after mo makuha yung cost of goods sold, dun mo na lang i-less dun sa net sales para makuha mo yung gross profit. Minus operating expenses equals profit or net income. So, dito, dinugtong ko na agad din yung cost of goods sold. So, ayan yung formula. Sales minus sales discount minus sales returns and allowances
equals net sales minus cost of goods sold. So, paano makukuha yung cost of goods sold? Merchandise inventory beginning plus net purchases. Yung net purchases natin, purchases plus freight in minus purchase discount minus purchase returns and allowances. So, pag nakuha mo na yung, in-add mo na yung merchandise inventory beginning and net purchases, yun yung cost of goods available for sale. Minus merchandise inventory ending yung palang yung cost of goods sold. So, cost of goods sold, yung net sales natin minus cost of goods sold equals gross profit. Minus operating expenses equals profit or net income. So, lagay mo lang yung formula dyan. Then, kuhanin natin yung mga given. So, ilagay natin isa-isa yung given dito. Okay, so merchandise inventory beginning, 80,000. So, ang merchandise inventory beginning natin dito ay 80,000. So, lagay mo lang. Lagyan ko lang ng guwet para hindi lang tayo malito. So, 80,000. Next, sales. Oh, so, pag ganun, pwede nyo lagyan ng tick mark. So, check X. So, ibig sabihin, nakuha mo na yung amount na yun. Sales, 190,000. So, ang sales natin, ito, sales, 190,000. So, lagyan ko lang ng guhit para hindi lang tayo malito. 190,000. So, check. Tapos, sales returns and allowances, 20,000. So, ang sales returns and allowances natin ay 20,000. So, 20,000. So, ang sales returns and allowances deduction. So, lalagyan ko ng open and close parenthesis. So, kung mapapansin niyo pag computation, so, ang ginagamit ko open and close parenthesis. Hindi ako gumagamit ng ganitong sign. Kasi minsan, pag nagmamadali kayo, pag minus, nagmamadali kayo, akala niyo dumi lang ng papel. So, kaya hindi ako gumagamit ng ganito. Minsan, nalilito, nakakalito. Akala mo, dumi lang ng papel. So, hindi mo siya namaminus. So, ito, open and close parenthesis. So, ibig sabihin yan ay deduction. Okay? So, minus 20,000. Then, yung purchases natin daw ay 60,000. So, ito yung purchases, 60,000. Okay. Then, purchase discount. So, ang purchase discount daw ay 3,000. So, 3,000. So, ang purchase discount ay deduction. So, kaya minus. Okay. Next, transportation in. So, ang transportation natin ay, for transportation in ay positive plus 1,000. Okay, kasama yan sa net purchases. Ang freight out, tandaan, delivery expense. Okay. So, next. So, okay na yan. Merchandise inventory ending ay 74,000. So, merchandise inventory ending ay 74,000. So, 74,000. So, ang merchandise inventory ending din natin ay deduction pagdating sa computation ng cost of goods sold. So, yung dinagdag ko, operating expenses of 50,000. So, lagyan ko dito ang operating expenses, 50,000. So, ang operating expenses din ay deduction. So, kaya open and close parenthesis. So, kung lahat, nakuha na natin yung given dyan na ilagay natin dito sa formula. So, ibig sabihin, yung mga hindi nalagyan natin, so, ibig sabihin sila ay zero. Okay, so, pwedeng dash. Kaya, lagyan mo na lang ng zero. So, ibig sabihin dito, walang sales discount. So, lagyan lang natin dito ay dash or kaya zero. Pwede rin naman. So, dash na lang. Ibig sabihin, walang given. Okay, so ang purchase returns and allowances din, walang given, so dash na lang, or kaya lagay nyo na zero. Okay, so bakit pa rin nilagyan natin yan na zero o kaya dash? Ibig sabihin, wala silang given. Tsaka, mas mainam pa rin na ilagay nyo pa rin sa formula, kasi pag tinanggal ko siya, or kaya hindi ko siya ilagay, baka akalain ninyo, wala yon. Baka makalimutan na meron din yon. Posibleng meron din yon. So, maaaring doon sa problem lang, walang given na ganun. Okay, so kaya, lagay pa rin natin kahit wala siya doon sa given. Okay, so kuhanin muna natin yung net sales. So, since ang kinukuha natin ay net income or profit, pwede tayo mag-start doon sa taas. So, 190,
walang sales discount minus sales returns and allowances na 20, so equals 170,000. So ito yung net sales. Ito yung net sales natin. Lagyan ko lang ng underline para alam niyo siya. So next is, so kuha na natin is 170,000 yung net sales. Cost of goods sold naman natin, nakuhanin naman natin yung cost of goods sold. So may beginning inventory na 80. So kuhanin naman natin yung net purchases. 60 plus 1,061 minus 3,000. So magkano yung 61 minus 3,000? So yun ay 58,000. So 58,000. Oh, tingnan natin. Baka mamaya ay mali pa. So calculator, 60,000 plus 1,000 minus 3,000. So 58,000. So yung 58,000 plus 80,000. So plus 80,000 equals 138,000. So ang 138,000, ito yung cost of goods available for sale. So COGAS minus yung merchandise inventory ending of 74,000. So minus 74,000 equals 64,000. So to 64,000, ito na yung cost of goods sold natin. So dito ko na nilagay 64,000. So ito yon. In-extend ko na lang ne. So ibig sabihin yung cost of goods sold. So cost of goods sold minus 170,000. So ang 64,000 deduction kasi cost of goods sold. So nilalist natin sa net sales. So 170,000 minus 64,000 equals 106,000. So ano yung 106,000? Yan yung gross profit or pwede rin sabihin gross margin. Okay, so 106 minus operating expenses of 50,000. So minus 50,000. So ang net income natin or profit natin ay 56,000. Okay. So ganun lang yung pag-compute natin. Okay? So yung pag-compute kailangan memorize lang talaga yung formula. Okay, kasi para ka lang naman nagpapasit, lagay mo lang diyan ng lagay. So, wag lang kakalimutan yung plus tsaka yung mga minus kung ano yung mga plus and minus. Okay? Mahalaga yung mga plus tsaka minus na yan kasi pagdating natin sa entries. So, dyan nyo din malalaman kung ide-debit pa siya or i-credit. Kaya lang yung entries na i-discuss na natin pagdating na lang dun sa manufacturing. So, yung merchandising example problems na lang. Kaya sinasabi ko nga ang cost accounting. Sabi natin ay designed for manufacturing. So, manufacturing tayo. So, yan class. Yan yung problem na madali lang. Madali, bakit? Kasi given naman lahat. So, lalagay mo lang dun sa formula natin. Makukuha mo na kung ano yung pinapahanap sa inyo. Okay? So, isa pang example. Ito na. Yung isang example na makuha lang ulit kay Baliada, doon sa libro ni Baliada sa basic accounting. So, ito na, missing elements reconstruction. So, nawawala yung mga amount na nila dyan. So, pag tinignan natin, so, ito yung mga given. Gross sales, nawawala yung gross sales. Pero, given yung sales returns and allowances. Sales discount. Given din na 15,000. So, net sales, wala din. Cost of goods sold. So, wala din ang cost of goods sold. Pero, given yung inventory beginning of 220, ang purchases ay 985. Purchase returns and allowances and purchase discount ay 31 and 20,000. So, hindi given yung net purchases, kukuhanin mo pa. So, given din yung transportation in 36,000. So, para makuha mo yung net purchases natin. Net cost of purchases. So, pag inad natin yung beginning, tsaka yung net purchases natin na
makukuha natin ay yung cost of goods available for sale. Okay. Then, ang less natin yung cost of goods, less natin yung inventory ending, so makukuha natin yung cost of goods sold, but hindi given yung cost of goods sold. Ang gross profit daw from sales ay 620,000. Hindi given yung operating expenses, wala din yung profit or yung net income. Okay, so dito, required, insert the missing figures in the income statement above. Note that gross profit is 40% of net sales and profit is 10% of net sales. O, may nakita ng mga percent-percent, hinimatay na agad. So, nanginig na agad. So, pag ganyan class, kung alam mo naman yung formula, so, isa-isahin mo lang, madali lang yung gawin. So, wag agad kabahan. Okay? So, intindihin mo lang kung ano yung sinasabi nila dyan. So, ang gross profit daw is 40% of net sales and profit is 10% of net sales. Okay? Mamaya, i-discuss ko din pala kasi meron tayong gross profit based on sales and gross profit based on cost. So, dito, but kapag hindi naman, pag silent yung problem, ibig sabihin ng gross profit ay based on sales. Okay? So, gross profit is 40% of net sales. And profit is 10% of net sales. Okay, guys. So, ito, yung ginawa ko, yung given na nandito, nilagay ko lang din dun sa formula natin. Okay? So, ito yon. Kaya lang, since dito kasi, yung let's say dito, after ng sales, nilas niya yung sales returns and allowances, ta sales discount. So, inuna niya yung sales returns and allowances. Doon sa formula ko kasi, nauna ko yung sales discount, tapos sales returns and allowances. Baka malito kayo. So, kaya yung amount dito, so yung 45 niya dito, tsaka 15, pagdating dito sa akin, nabaliktad kasi sales discount yung nauna ko bago yung sales returns and allowances. Okay, so pagdating sa format, nagkaiba lang kami kung saan ilalagay yung mga amount. Pero kasi ito, sa akin, nadadalian ako. Kinuha muna na yung net sales, ito yon. Diba yung net sales, nililess natin sa cost of goods sold, ito yon, para makuha yung gross profit. Tapos, niles yung operating expenses para makuha yung profit or net income. So, sa cost of goods sold naman, ang ginawa ko lang, inventory beginning, ito yung net purchases natin. So, ito yun, i-extend mo lang dito. Pag in-add mo yun, makukuha mo yung COGAS, yung cost of goods available for sale. Minus mo lang yung merchandise inventory ending, yun na yung cost of goods sold. So, magkatapat yung net sales tsaka yung cost of goods sold kasi yun yung inilalas lang natin para makuha yung gross profit minus operating expenses and profit. So, pagdating sa ganyan, pwede nyo naman baguhin, pwede saan kayo mas magiging komportable. Basta, pareho lang naman tayo ng magiging sagot. So, kung diretso naman kayo dito sa libro or kayo dito sa given na problem na, so as long as hindi naman kayo malilito, so, pwede naman dyan na kayo diretso maglagay ng mga amount eh. Diba? So, basta alam lang yung formula kung ipo-plus or ima-minus. So, dito, once na nilagay ko na, ito, lalagyan ko na ng plus or minus eh. Or kaya minus, yung minus sign natin, open and close parenthesis para hindi makalimutan. So, yung sales discount and sales returns and allowances, deduction yan. Kaya open and close parenthesis. Sa computation ng cost of goods sold, ang purchase discount and purchase returns and allowances ay deduction. Kaya merong open and close parenthesis. Then, yung ending inventory din ay open and close parenthesis kasi meron siya, ano siya, deduction. Then, yung operating expenses natin, lagyan ko na, ibig sabihin siya ay deduction. Okay. So, dito, huwag kayong kakabahan class pag may nakita kayong mga ganito na given a problem. So, nawawala. Hindi lagi yung
cost of goods sold lang yung hinahanap or hindi lang lagi yung net income. Pwedeng yung nasa gitna ng formula, din yun yung hanapin. Tapos, yung mga given pa, may mga percentage pa. Okay? So, dito, sabi niya dyan, note that gross profit is 40% of net sales. So, ito, yung sinabi niya na yan, lagay ko lang dito sa tabi ng gross profit. Ito. So, ito daw, itong 620,000 is 40% of, ano daw, gross, ano sabi, note that gross profit is 40% of net sales. So, lagay ko, of net sales. Okay, so lagay mo lang dyan, gross 40% of net sales. Tapos, sabi niya, and profit is 10% of net sales. So, ito, 10% daw siya ng net sales. So, bakit natin ilalagay dyan? Kasi, makikita mo dyan kung saan tayo pwedeng mag-start. Okay? So, kung ano yung mga pwede nating makuha. Okay? So, pag tinignan mo, hindi mo makukuha ang net sales kasi hindi given yung gross sales or yung sales natin dito. Okay? So, hindi mo naman makukuha yung cost of goods sold, ito. Kasi, given nga beginning inventory, makukuha mo yung net purchases. Ah, ito. Makukuha pala natin, sorry. So, kuhanin muna natin pala. Ito, pwede. Pwede natin makuha yung cost of goods sold. Bakit? Kasi, given yung inventory beginning, given yung mga net purchases, kuhanin mo lang para makuha yung COGAS. Tapos, minus mo yung ending inventory, makukuha mo na yung cost of goods sold. So, ganun lang class. Tingnan mo muna sa problem kung saan ka pwedeng mag-start na may makukuha kang mga amount. So ito, sa purchases muna tayo sa net purchases, 985 plus 36 minus 20 minus 31. So, tinanggal ko na yung tatlong zero para mas medyo mabilis na mag-calculator. So, ibig sabihin siya ay 970,000. So, 970,000. So, pag di kayo ano, kung nag-aalangan kayo or nag-doubt kayo kung tama ba yun o pwede namang ulitin. 985 plus 36 minus 20 minus 31. So, 970. So, 970 plus 220. So, ang cost of goods available for sale natin, o, tanggalin ko na to, ay 1,190,000. So, 1,190,000 minus ending natin na 260. So, alalabas ay 930. So, ibig sabihin, ang cost of goods sold natin ay 930,000. So, ang cost of goods sold ay deduction. In-extend ko lang yun. Ibig sabihin, yun yung cost of goods sold. So, 930,000. Okay. So, tingin dito. Yung 930,000 give, nakuha na natin. Then, yung gross profit ay 620,000. So, makukuha na ba natin yung net sales? Pwede na. So, anong gagawin natin? Pwede kang mag-work back. Ano yung work back? Pataas. From baba, dito, pataas tayo. So, kapag nag-work back, anong ginagawa natin? Yung mga signs, positive, negative, magiging baliktad. So, dito, negative to, minus to. So, instead na minus, so anong gagawin natin? Plus. So, para makuha yung net sales. So, 620 plus 930. So, lalabas ay 1,550,000. So, ibig sabihin, ang net sales ay 1,550,000. So, kung nagda-doubt ka, tingnan mo, minus mo lang 930.
dapat mamabas ay 620. So, 620. So, tamang 1,550. So, kung 1,550 to, pataas, work back ulit, pataas. So, 1,550 yung positive, yung negative magiging yung positive. 1,550 plus 45 plus 15. So, 1,610. So, ang gross sales natin ay 1,610,000. So, nakuha na natin. Ito yung net sales natin. Ito yung gross sales pala. Ito yung net sales. Ito yung cost of goods sold. Okay. Nakuha na natin yung net sales and yung cost of goods sold. So, gross profit daw natin ay 620. So, ang tanong, ito. Wala yung operating expenses, wala din yung profit. So, anong sabi dyan? Sabi dyan, ito madali lang naman, ang net sales, ang gross profit daw is 40% of net sales. So, ibig sabihin, yung net sales natin, 40% siya. Yung gross profit natin ay 40% ng net sales. So, pag tinignan natin, magkano ba ang net sales natin? 1,550. So, kung 1,550 ang net sales, times natin yung 40%, ito yung gross profit natin. So, tama ba? 620. So, tama. Pa? So, 40% of net sales. Ito dito, plus, huwag kayong malilito kasi yung mga times tsaka divide kung kailan kukuhanin, kung kailan gagamitin. So, sabi niya lang kasi dito, yung gross profit daw ay 40% of net sales. So, kuhanin mo yung net sales, 40% nun, yun yung gross profit. So, ibig sabihin, tama tayo na 1,550 yung net sales. Kasi pag kinuha mo, net sales 1,550 times mo yung 40%, yan daw yung gross profit. So, ano ibig sabihin nun? So, kung 40% ang gross profit, it means, di ba, yung cost of goods sold nilelest natin sa net sales. So, it means, ang cost of goods sold mo ay 60% of net sales. Di ba kasi nilelest lang naman natin yung cost of goods sold sa net sales. So, ibig sabihin, kasi ang net sales natin is yung 100%. So, sabi ko nga, mayroong gross profit based on sales and based on cost. So, dito based on sales. Pag silent ang problem, ibig sabihin, ang gross profit ay nakabase kay sales. So, kung saan siya nakabase, yun yung 100%. So, it means ito yung 100%. So, pag niles mo yung 60%, so, ibig sabihin yung cost of goods sold, ito, ang net sales natin ay 40%. Ay, net sales. Gross profit natin ay 40%. Okay? So, sabi dito, ang profit daw ay 10% ng net sales. O, magkano ba yung net sales natin? 1,550 times 0.10. So, ibig sabihin, ang profit mo ay 155,000. So, ito yon yung profit natin. So, ang profit ay 155,000. So, ulit lang, magkano yung net sales natin? 1,550 times 0.10. So, ang net income or profit natin ay 155,000. So, para makuha yung operating expenses, so, work back ulit, pataas. So, 155, ito, minus natin yung 620. So, 155 minus 620, so, ibig sabihin, ito ay 465,000. So, pag tinignan mo, 620 minus 465, dapat alam mo ba 155. So, tama 155. Mm. Or, pwede rin naman kasing since 40% ito,
Another way para makuha yung operating expenses, 40% ito, ito ay 10% yung profit natin. So it means, 'di ba, yung gross profit natin less mo yung operating expenses, so para makuha yung net income. So it means kung 10% ito, ito yung nilest natin na operating expenses, siya ay 30%. So minus 30%. So kung 30% 'yan, so pwede ka namang mag-base. So 30% of net sales kasi yun yung 100%. So 1,550 pala times 0.3. So alalabas din 465,000. So pareho lang sila. So 30% pa rin ang net sales kasi doon siya naka-base. Ito 40%, 10% ito. So it means ito ay 30%. Okay? So kung saan kayo mas madadalian. So pwede din namang ito kasi 10% of net sales. So lagay mo na dito yung 10%, 1550 times 10%, 155. So since may 620 to, so it means ang operating expenses ay 465,000. So ganun lang class. Ulitin ko lang, pagdating dito sa computation ng cost of goods sold, huwag kakabahan agad kasi hindi naman magbibigay ng problem na lahat ay unknown. So, mayroon pa rin given dyan na pwede mong simulan kung saan ka pwede mag-start para makuha yung mga nawawalang amount or yung mga missing amounts. Hindi pwedeng lahat hindi given. So, kapag ganun, ibig sabihin, mayroong error dun sa problem. So, wala namang problem na lahat ay nawawala or hindi given. So, kaya huwag kakabahan basta alam yung formula. So, alam yung formula, tapos alam kung paano mag-start, kung saan ka pwedeng magsimula. Makikita mo naman dun. So, madali lang siyang computin. So, magkakaiba lang tayo, magkakatalo lang pagdating saan yung mga interpretation dito. Kunyari, pag sinay 40% of net sales, so dapat alam mo lang, so kung ita-times ba siya or i-divide siya. So may mga problems pa nga na mas mahirap eh, yung sasabihin na twice inventory ending is twice as much as beginning. O yun, lalo nang hinimatay. Yeah. But pag ganun kasi, parang algebra, di ba? But pag ganun kasi, tandaan nyo lang, intindihin lang mabuti. Ilagay lahat ng given, then doon mo makikita kung saan ka pwedeng mag-start. So, pag hindi pwedeng mag-start, baba ka. So, baba, baba. Hanggang makita mo kung saan ka pwedeng mag-compute, magsimula para makuha yung mga unknown amounts. So, yan yung sa merchandising. So, yung susunod na example naman ay para sa manufacturing. Okay, so sa manufacturing, mas mahaba yung formula ng cost of goods sold. Kasi pag manufacturing, so from raw materials, i-convert mo into final product. So, ganun lang. Basta huwag kakabahan. Kayang-kaya nyo yan. Okay? So, intindihin lang mabuti. Isa-isahin lang. So, makukuha nyo din. Basta alam yung formula. Malaki yung chance na makuha mo. Yeah. So, huwag ka lang magkakamali dun sa mga plus-plus saka yung mga minus.